pasensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang bahay sa Bulacan, puga daw ng ilegal na bentaka ng mga baril. Ang patungan nila ng santo, sa ilalim, may itinatago raw na armas at granada. Wala naman naman kaya. Wala, wala. Ay, granada. Ano yan, yung hindi yung sumasapog. Tira, tira. Yung granada, nakalagay yun sa may puhon na nakita ron, nakalapag lang. Wala na daw sa sundalo kaya, wala na pulbura. Yeah. Ang makakapag-identify niya, kuya, EOD. Hindi tayo. May pintor. Sus, Mario Josep! Isang bahay sa Bulacan na hindi naman munti, ang paninda raw doon ay sari-sari. Pero hindi ng gulay ha, kundi ng baril, granada at pasabog na nakamamatay. Naiko po, delikado yan. Isang tip ang natanggap ng Bulacan Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG tungkol sa isang bahay sa Sitio Duplas, Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Ang bahay na ito, nagpapalat kayo pala. Dahil ang kulay nitong pagkabahay, imbakan daw ng mga ibinebentang iligal na baril at pampasabog. OMG! Scary naman! Itong aming confidential informant, nagpanggap ako na bibili nga ng lupa. Hanggang sa na sumama naman siya, pinakita niya sa amin yung lupa niya. At doon, sinabi niya na rin sa amin na kung bumili kayo lupa rito, eh, bumili na rin kayo ng baril bilang baril. Tapos ang sabi niya lang nun, eh, mura lang naman yung mga baril kasi umawala namang papel. Aba! Sa pulis ka talaga nag-offer, ha? Agad akong bumalik dito sa CIDG upang i-report sa aking hepe yung nangyari na totoong may nabibenta rin. And then, in-instruct ako na mag-apply ng search warrant. Dahil sa impormasyon, agad nag-apply ng search warrant ang Bulacan CIDG. At noong June 27, 2023, ibinaba ng Regional Trial Court ng Malolos City, Bulacan ang search warrant. Ang target, ang bahay ni Sunny Borinaga. Agad na ikinasa ng mga pulis ang operasyon sa Sitio Duplas sa Barangay Kalawakan, Doña Remedios Trinidad. Sa lugar na ito, naiilan lang ang mga bahay at residente. Natukoy ng mga pulis ang sinasabing may-ari ng bahay. Taas ang mga kamay! Pumatok po kami, nagpakilala kami ng mga pulis ng CIDG at may dala kami yung search warrant. Bali, nag-issue ka na search warrant Wala naman po siya ng reaction na masama. Ilang sandali pa, pumasok na ang mga operatiba sa bahay at sinimula ng pagkalugog. Ang inaasahan lang namin na makukuha sa kanya ay isang kalibre 45 at isang 38 na revolver. Dahil yun yung pinakita niya noong araw na inalok niya ako ng baril. Pero may mas matindi pa palang pasabog. Kaanak daw ng suspect ang mga bata at pawang nakatira sa parehong bahay. Ang mga baril po, ang tendency po noon pag pinaglaruan po yun, kung nakakalat lang siya, not properly placed in a safe storage, probably pag nakalabit nga yun, makakapinsala po talaga yun. Pag may tinamaan, makakakos siya ng damage sa katawan, lalong-lalo na sa mga bata. Delikado po talaga kasi yung mga bata, tendency nga nila, lalaro, playful sila. So everything that they see, napaka-curious nila, most probably baka maglaruan yung nakalabit, akala nila laruan yung nandun sa area na yun. So, delikado po yun. Sa pagpapatuloy ng pagkalugog sa bahay ng suspect. Ito po, sir, nalabas ko lang ang pala na to. Hindi, ayan mo lang. Nadatatan nilang nakakalat ng mga ilegal na baril at bala na nasa ibabaw lang ng mga tukador at cabinet. Ang iba naman, nakapatong lang sa kama. Yung ginalugod na ito, napag-alaman namin at nagulat kami na napakaraming ginagawa ng bahay. Sa cellphone video nito, sa ilalim ng Santo Niño'ng ito, nagtatago pala ang mas matinding himala. Hindi, patagan yung serbo para may hindi ka na himala. Dahan mo lang, right? Ganon din naman yan eh. Hindi, ganon. Hindi, ganon sira. Sa paintulog ni Sunny, binuksan ang isang cabinet.
pagdukot sa loob. Isang granada pala ang nakuha ni Sir. Yung granada, nakalagay yun sa may puon na nakita ron, nakalapag lang. Alam mo mo. Okay. Teka lang ninyo. Teka lang. Dito, balik ulit. Wala na naman sa sundalo kaya, wala na pulbura. Ang makakapag-identify niya kuya, EOD. Hindi tayo. Sa pagpapatuloy ng pagkalugog sa bahay ng suspect. Kaya nyo lang kuya. Meron pa? Meron. Ano, may nakita ako. Hindi, patagal yun sa robot. Isa-isa nang kumambad sa mga pulis ang mga illegal na baril. Jerte. Uy, wait lang, Val. Di ba na ano ni Jerte? Sir, may loaded yan. Ano ko muna? Unload ko muna. Alright, ano ko? Naku naku sir, napakarami naman yata nitong tinatago mo. Nakuha sa bahay ni Sunny Borinaga ang isang granada, apat na kalibre 22 na rifle, isang kalibre 45 pistola, dalawang kalibre 38 revolver, isang carbine rifle, isang shotgun, mga magazine at mga bala. Teka, bahay ba ito o artillera? Agad na dinala at kinulong sa Bulacan si IDG si Sunny Borinaga. Ang tanong, para saan ang mga armas na nakita sa bahay ng suspect? Ayon sa mga polis, hinihinalang ibinebenta niya mga ito sa mga residente bilang kanilang proteksyon. Bawal yan! Isa granada, maliit ang tsansa niya na magkaroon ng bail doon. Lalo na sa napakaraming baril na nakuha sa kanya. Mas maliit lalo ang tsansa na bigyan siya ng bail doon para makalabas. Sinubukan ang resibo ng mga kapanayamang suspect, pero may silencer yata at biglang matipid siya sa kanyang mga sagot sa amin. Tatay, inaamin mo ba na sa'yo yung mga nakuha sa loob ng bahay mo na illegal na firearms at granada? Ano kami nila pa kung masaporta na lang. Pero nang tanungin siya ng aming team tungkol sa kanyang katungkulan sa Doña Remedios Trinidad. Kayo po ay puro Peter. Konsehal. Saan po? Katutlas. Ayon sa kapitana ng Barangay Kalawakan, hindi konsehal ng barangay kundi isang purok kaagapay si Sunny sa sitio Duplas. Isa lang po siyang kaagapay na bilang sa kanilang sitio Duplas, purok leader po sila. Doon lang po sila sa kung halimbawa po may mga problema sa kanila, sila po yung pupuntahan ng mga kasityo nila doon. Sakop lang po ng sitio Duplas siya. Hanggang doon lang po siya. Sa pagkakilala ko po sa kanya, mabait naman po siya. Dahil bilang siya nga po ay namumuno doon, kung talaga pong may ginagawa siyang pangit, ay tiyak i-report po ng mga tao. Pero wala naman pong na-report dito. Dahil sa mga nakumpiskang resibo, naharap ngayon si Sunny sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. May process po tayo sa pag-acquire ng baril and not all civilians are allowed para magkaroon pula, especially yung mga long firearms. May batas po tayo na nagre-regulate po sa mga firearms natin and meron po tayong CSG, meron po tayong ahensya po sa PNP na nag-control for the release ng mga firearms natin. Lalong-lalo na sa long firearms, hindi siya basta-basta na nai-issue, lalong-lalo na sa mga civilians. Kasi even us, mga police officers, hindi kami lahat may long firearms din. So, in need process kung sino yung kailangan na humawak ng
long firearms, sila lang po ang inisyuhan ng mga long firearms. Sign proseso para sa pagkuha, pagmamayari at paggamit ng baril at iba pang armas. Kung lalabag rito, yak! Kakasangka ng patong-patong na kaso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.